What is up, fellow bench warmers? Welcome to another daily Fantasy Quickie. All right, guys. Birthday ni Com. Padaliin natin ang buhay niya. Comment kayo, guys, dun sa post para naman ma-appreciate. Thank you. Natouch ako dun sa post ni Jeremy. Nagulat din ako. Pero masaya ako. Sabi ko nga masaya ako sa birthday ko kasi meron tayong FBW community. Oh, tsaka masaya rin si Com kasi kagabi pinapakita ko sa kanya yung stats ng listeners natin. So yung pag-increase ng mga plays and listens natin. So medyo maganda yung growth. Kahit slowly but surely, 'di ba? Parang ganoon. Slowly pero organic growth. So thank you guys. Dahan-dahan. Thank you for listening. Another thing, ah, grabe today, 7,000 cases COVID. So if you're in the Philippines watching this, stay home. Stay home. Fantasy na lang kayo. Huwag na kayong kung saan-saan pa pumupunta. Daming games eh. Maraming fantasy kayo. Mag-daily fantasy kayo. Mag-ads kayo. Mag-top shot na rin kayo. Oh. Mag-cards kayo. Daming pwedeng gawin, guys. Daming pwedeng gawin. Sa bahay na lang. Stay safe. Kalagitnaan pa lang ng NBA. Matagal pa naman. So, yun, take advantage na lang na may NBA pa. Oh, stay safe kayo, guys. Stay safe. Alright. So, storyline for today. D'Angelo Russell. Ano ba, balita? Babalik na ba? Wala pa eh, di ba? 2 weeks pa. Balik na. Hindi. Nagpa-practice na siya. Ah, so, okay. this weekend daw. Pero teka lang. Baka makalimutan ko. Yung sa COVID, yung vaccination. So, alam natin New Orleans. Ngayon, Atlanta. Complete na rin. 14 out of 17 vaccinated. So, sa mga Trae Young owners. Sino yung tatlo? Hindi daw eligible eh. Baka bata. Ewan kung may 18-year-old ba doon. Baka may pre-existing. Oo, yun. Hindi natin alam kung sino yung tatlo. Basta yung hindi tatlo, hindi siya pwede magpa-vaccine. But anyway, ano pa rin yun? Malaking help pa rin yun sa team, di ba? Good news. So yun. Good news pa rin yun. Si D-Lo naman, yun, nagpa-practice na this weekend. 22 ba is weekend? Yeah, I think 22 is weekend or Monday. May target date na baka maglaro siya. So, yun. Ang big thing lang naman dyan, si Anthony Edwards. Ewan kung napanood mo dyan, 42 points niya. Hindi ko napanood today yung buong game. Fourth quarter lang. Pero, grabe. I mean, 42 points, 50% field goal. Ewan ko, ilang three-pointers pa yung nagawa sila ni Carl Anthony Towns eh. Silang bumuhay. And they won against Phoenix. Oo, and they won. Saka sobrang hot ni Anthony Edwards lately. So, magandang pag-usapan to in regards to D'Lo and to Malik Beasley na sabi mo nga March 27 ang balik. So I think 3 games na lang or 4 games na lang yan eh. Oh, malapit at na. At most, malapit na rin yan. So sinabi ko nga dyan, you have to sell Anthony Edwards na. For me, I may be wrong. Okay, so ang nakikita mong impact possibly pagbalik nila D'Lo is ang impact would be on Anthony Edwards. Yes. He will take the hit. He took 31 shots today and I mean, Beasley and D'Lo, alam naman natin mga buwakaw yan eh, di ba? Hindi naman defenders yan eh. Hindi naman point guard. D'Lo plays point, pero alam mo naman ang kasi point guard si D'Lo. Di ba? So, scorer din. Yeah, I mean, kailan pa siya makakasaya si attempts si Anthony Edwards? Ang naisip ko kasi, since Edwards is the younger player, baka they will play him more than Beasley and D'Lo. Possible. Pero I doubt he'll get 31 attempts pag nandiyan yung dalawa. Ayun lang. And if he's shooting 39% field goal for sa season, kung 15 attempts na magagawa niya, malaking effect eh. Diba? Malaking effect. So ngayon kasi mainit and he's good. He's really good. So ako lang is, if you can get someone naman na you think going forward, mas maganda yung maging prognosis nyo, edi sell mo so na. So who would diba? You rather have now? Anthony Edwards, Beasley, or D'Lo? I don't like D'Lo. Ang sabi ko rin dyan, when D'Lo comes back and plays, you try to sell him na rin. And that's number one. I do think na pagbalik ni D'Lo, they'll try to play him talaga. Kasi the coach has to see how the pieces fit eh. It's a new coach. Pero kahit na, I'm still staying away from D'Lo. So out ako dun. Maybe Beasley ako. Over Edwards. Okay. Pero D'Lo pa rin ako, D'Lo over Edwards ako siguro. Beasley, so, D'Lo, Edwards pa rin. Edwards talaga sa dulo.
of the ano. Nasa dulo pa rin ako. I know there will be games like this. Pero feeling ko yung efficiency ni Edwards hindi mag-i-improve ng ganyan kagrabe. I mean hindi possible yun eh. Sa experience ko na parang rookie, biglang 39% tapos biglang 50% shooting na bigla. Parang hot lang talaga, streaky siguro. Yeah. Hot streak. Kumbaga. Yeah. So yun, the Minnesota Timberwolves situation, another player who, ito, two players that are coming back tomorrow, na ba? Tomorrow, si OG, sure na tomorrow. Si Hunter was already scrimmaged, so he should come back. But, well, if they hold him for another day, baka one, at least the most na lang is one more game missed. Pero he's coming back na. So Hunter and OG coming back. So titingnan natin kung how this affects una Norm Powell sa Toronto, 'di ba? Yan. Kasi full ano na 'to eh, once OG comes back, full force na si Toronto, everyone's back. We talked about that already yesterday, 'di ba? Titingnan natin. Ito si Deandre. Yung tanong ko sa iyo, who do you want? Kasi kanina si Bogdan, sinabihan natin, kumuha 23 points. So, alam mo naman nandito yung FBWF. Tapos si Gallinari, si hindi masyado. Oo. Diba? Pero ikaw, ano bang tingin mo? Werther, Bogdan, Deandre, anong tingin mo sa mga yan? Ikaw naman tanongin ko, anong feeling ko Deandre pa rin. Feeling ko Deandre pa rin. Yes. Okay. Deandre, and maybe hindi siguro nagkakalayo sina Werther, Bogdan, and Gallinari. Siguro may ikutan. Parang palitan sila. Some days, some games si Bogdan, some games si Gallinari, some games si Werther. Okay. So I think medyo agree ako doon. Medyo agree ako doon. Pero agree ako sa iyo na Hunter is the best. Kasi Hunter top 30 last time before he left. Before he was injured. So, ina-anticipate ko if nag-drop off man yan, mga nasa top 70 siguro at worst. 70 is possible for Hunter. So, yeah. Hunter, I think at that level. Parang yun na yung Hunter worst case scenario niya. Pero ako, more of Gallo ako over Porter. Kasi Gallo can play big. So, at least makakuha siya ng minutes dun. Sabagay. Tingnan na rin natin how the rotation would be. And again, remind ko lang, it's a new coach, so it's a new system. Possible din na si Deandre biglang wala na sa rotation or very far away from the, malayo talaga from the initial, you know. Malalim eh. And Chris Dunn, ha? Isa pa yan. Hindi pa natin napag-usapan yun. Actually, Chris Dunn is being used more daw as a two guard eh. Sabi, yun daw ang balak ni Macmillan. So kung shooting guard, makakadagdag pa yan sa gulo nila. So that is something na medyo messy situation din for Atlanta Hawks. Diba? Alright, so ito, Bagley. May balita na Bagley's out 4 weeks. No, he will be re-evaluated in 4 weeks. So baka more than that pa. So do you think he is a drop? Na? Yes. Nakita ko na drop na eh. Yes, if you a drop. Are at the top of the standings, do you stash? And you don't have IL. And you don't have IL. May IL ka. May IL slot ka. Sige, may IL slot ka. Hindi. Pag may IL, pag may injured ka, bakit mo hindi mo lalagay sa IL? Diba? Siyempre lalagay mo dun. Pero pag wala na, pero nasa top ka. Pag wala ka ng IL, wala, drop ko pa rin. Kahit nasa top ka. Hindi ko na, mag-stash lang ako ng injured. Sabihin natin 4 weeks. Okay, 4 weeks, that's week 16. Sa bagay, no? Week 17. Kung re-evaluate pa lang yun, guys. Oo, re-evaluate nga, pa lang. Hindi, inisip ko kasi 4 weeks yan. Pag playoffs, baka may value pa, pero wala na rin pala masyado. Wala. Tsaka, ano pa yan, slow to come back pa yan. Hindi naman sobrang big ano si Bagley. Baka by that time, shutdown na yan kasi tapos na rin yung season. Tapos na rin yung season. So, wala. Drop yan. Oo. Ito, lately, dami rin triple-double. Another storyline natin, triple-double, a barrage of triple-double, ano, kahapon sina Luka and Harden, which is not surprising, di ba? Kahapon nata, lima eh. Parang lima kahapon eh. Nung isang araw, alam po, anim eh. Yun yung si record. Draymond pa kahapon, low-end, triple-double.
Hindi ko alam kung si same one sata. Yung isa. Oo. Today, si Randall was 17 assists. Oo, yun. 17 assists. 17 assists. May nagtanong, saka si Westbrook. May nagtanong yan ni Randall for Morant and Valanciunas. Kaya pwede natin. 1-4-2? Oo. Wow. Okay. Medyo high ako kay Randall, pero hindi naman ganun high. But anyway, yun nga. Ang point ko lang here is, anong effect sa fantasy na ganito kadali mag-triple-double ngayon? Kasi before, di ba, yung mga tipong dalawa lang nakaka-triple-double, si Jason Kidd lang or si Grant Hill, time natin. Tapos si LeBron nung ano. Ngayon, everybody gets triple-doubles na eh. So for me, ang maganda dyan, if nagahabol kayo, like tinatanong nyo kami ng mga trade analysis, ang gusto ko dyan kasi is try to get one of these players like Sabonis, si Randall, si Simmons, si Draymond Green. Yung mga yan, yung mga triple, kahit na si Westbrook, sige, pwede na rin. Basta yung mga pa-triple-double kasi it can help you Westbrook, catch triple-double up on two din today categories. Yes. Pero mas big deal yung mga big guys na nag-assist. Oh, like si Randall, Sabonis, Draymond. Kasi out of position stats, tapos you can help two categories right away. Kasi marami sa nakikita kong nagtatanong, ito yung roster ko, ano ba kailangan ko i-improve? Minsan, pag sinasabi nilang nasa 9th or 10th sila, hindi ako nagdududa. Sabi ko kasi medyo maraming stats kang hahabulin. So, mas maganda kung ito yung mga tinatarget nyo. Mga ganyang multiple stats helpers, kumbaga. So, yan ang pansinin natin. You can do that, get these players, and then siguro mag-add kayo ng specialist sa blocks or steals. Kasi yung iba dito walang blocks or steals. Si Randall, Sabonis, diba? Yeah. Yun. Tsaka ano na rin, di na rin sobrang surprising to because big man right now. Talagang they're medyo varied na yung skills ng mga big man ngayon. Hindi na just one-dimensional na rebound lang, blocks, diba? Yes. Maraming big man can contribute threes, assists, diba? All around na rin, diba? So yun, medyo maganda rin tong maganda rin like yung sinabi ni Com na you get out of position players na who can contribute out of position. Lalo pag naghahabol kayo. Lalo saka magandang support to, rin kasi diba? For your kunyari yung top pick mo kunyari mga Trae Young, 'di ba? Oh. If you have a player like si Sabonis or si Randall, medyo maganda 'yan kasi assist mo medyo angat na, rebounds mo medyo okay na. Oo, tsaka hindi lang naman kailangan triple-double. Eh. Like si Zion, he averages 4 assists a game. Si Brandon Ingram, si DeMar DeRozan, yung mga yan. Mga wingman naman na may assist din, di ba? So maganda yung mga ganyang target. Kasi mahirap mag-target ng mga tipong specialist, di ba? Parang kailangan ko ng ganito eh, so kukunin ko si ganyan. Pero yun lang naman natutulong niya. Tapos, di ba, ibang categories, biglang humina ka naman. So, mas maganda yung ganyan, yung multiple categories. Alright. So, nawala yung video ni Com, pero okay lang. May tumatawag kasi. Pero sige lang, tuloy nyo lang. Okay. So, big risers natin. Ito, kamuntik na rin mag-triple-double, Karl Anthony Towns. Yun, oo. 42 points ata rin eh. 41 or 42 points din eh. Oo. He looks rejuvenated. A different Karl Anthony Towns. Hindi, kasi sabi mo nga, parang looks like the offense is going through him na eh. And that's what the coach said. Parang your system daw niya is everything cut. Which lahat is, about cut. Which is yun naman talaga yung dapat. Hindi ba? Kasi that's their best player eh. So, why don't you use your best, maximize the skill of your best player? True. Yes. And diba? that has an effect sa assist ni Kat. Oh, diba? Parang random. Ang pakialam lang natin, fantasy. So, 'di ba? Oo. Yung effect sa kanya. Parang random situation din 'yan. Oo, parang ganoon, parang ganoon ang nangyayari. Pero Kat is a better fantasy player than Randall kasi may steals and blocks plus better percentages, better mas efficient, 'di ba? So I hope na ang tanong na lang. Ito yung usual tanong for cat owners eh. Do you hold till the end? Ako, yun nga eh. Yun nga sinabi ko doon. He's top 5. Kung if he's gonna play till the end,
I mean, yun na, dumadami na yung mga pinag-usapan natin, di ba? Pinag-usapan sila Jokic, Lillard, Curry, Harden. Ayan, si Kat. The more they lose, the better. They won today, so that's bad. But, mas maganda kung matalo. Pero ako, ang tansya ko, yes, he will play till the end. Bakit the more they lose, the better? Kasi the more they lose, the more chances that they can get that lottery. And they don't need to rest Kat. Diba? I mean, they're playing, kanwari, they play well. Like today, they play well. Pero natalo lang sa huli. Yan yung maganda. Kasi parang, oh, alam mo yung moral victories na parang, yeah, we did well, we're improving. Pero talo pa rin. So parang, sige lang, let's go on. Pero pag nananalo ka na kasi, yung coach, parang okay. Pero biglang yung general manager na parang, uy, teka lang ha. Medyo masyado mo nang ginagalingan. Medyo scale back. Rest natin si Kat. Diba? Parang ganun tama, eh. So the better na natalo. Pero right now I see na I think Kat will play till the end. Yun yung basa ko. Tama. So another big riser natin, John Collins. Ito early on. Ano ba? Is it a different system? Parang pansin ko medyo mas na-highlight na si John Collins. Oo, tama ka dun. Pero ang pinapansin natin yung minutes, sabi ko, kung nag 37, 36, 38 minutes yan, mas maganda pa sana. Pero okay na rin. Sige, 29, 30 minutes naman, parang better pa rin naman eh. Tapos, pinag-aralan ko yung stats niya. Yun nga, grabe yung efficiency talaga. Grabe. 53, 54%, tapos 86 free throw, tapos one turnover a game lang na player, na ganyan ka-top caliber player. Mahirap talagang John Collins, what, top 25? Right top now, 30. Yata. 20, yeah. Nandun siya sa top 25. Eh. And ano lang yan, ha? Very quiet top 25. Not even yung ine-expect ng mga tao na sobrang ganda ng mga stats niya. Pero he has been very quiet kasi may mga games that he hasn't really given you that volume in terms of yung scoring, in terms of rebounding. So yung counting stats, wala pa dun sa part na may volume. So right now, very quiet top 25 player ngayon si John Collins. And yung efficiency ang nagdadala talaga. Alright, Aaron Gordon. Bumalik na rin today. Bumalik and yun nga, feeling ko isa pa to sa mga big man na nag-assist na this year, yun. Diba? Yun yung napapansin natin. Isa pang nag-evolve ang game. Yes. Gusto ko rin target to kasi feeling ko papalaroin to ng Orlando. Kasi talagang malaking chance matrade to. Eh. Itong Aaron Gordon, isa to sa mga madalas tinatanong. Like, before siya nag-start maglaro, di ba? Do I pick up Aaron Gordon? Aaron Gordon or Larry Nance? Yung mga ganyan tanong. Ah, hindi. Larry Nance naman. Pero maganda si Gordon. Maganda. Magandang add. Kung nasa FA dati, sana na add. Aaron Gordon and Larry Nance, ang difference siguro is the efficiency. Yeah. And pero the assist right now, parang yung more assist ni Gordon, lamang. Oo. Yung steals sa block si Nance, lamang naman dun. Oo. So medyo, parang ang siguro magiging difference maker na lang talaga dito is yung efficiency. Do you want? Kasi si Aaron Gordon, I see him as a better or high, more important player than Larry Nance siguro for Cleveland. Diba? Very efficient lang si Nance. I think so. Very efficient, yeah. Pero he won't give you yung super laking numbers, big numbers. Si Aaron Gordon may potential to give you around 20 plus points, 10 rebounds, diba? Mas higher level siguro si Aaron Gordon. Especially now sa Orlando na walang masyadong players. This next few games and this next week, I'm expecting he'll have a good week. Dapat he'll have a good week. Mm. And then he'll get traded somewhere. And I think he is going to have a different feeling, di ba? Alam mo naman yan eh, pag ayaw na niya mag Orlando eh, so pag napunta yan sa ibang team, I like what will happen pag napunta siya sa ibang team. After yung two players na yun, John Collins and Aaron Gordon, will be two of the players managers will be watching out for sa trade deadline kasi ito yung mga naru-rumors to be traded. Mm. Diba? John Collins, marami na ring rumors ano, na most likely itatrade ng Atlanta. Ang hula ko, Collins won't be traded. Ang hula ko, Aaron Gordon will be traded. Kasi restricted si Collins, diba? Restricted si Collins. Tapos,
parang ano eh, parang naisip, nakikita ko na nagdadalawang isip na yung Atlanta seeing how good they're playing right now. Yeah. Diba? Parang na muna. I mean, oh, tsaka restricted. Duluhin pa natin eh. They can still match it, diba? Natin. So hindi naman feeling siya ko lang. Hindi naman siya mawawala totally if, 'di ba? They can still match any offer. Diba? Tama. Which is from the business perspective, tama rin that they didn't ano, they didn't extend yet. Kasi wala nang mawala eh. Ang point tata is they don't like to pay him that much. Or they're not sure. So let's see. Yeah, kung, kaya nga. So tingnan na natin yung trade deadline, palapit na rin. So another week yun eh. So less than a week. Yes. So abangan natin yun. Waiver pickups. Ito mga low end na to. Alec Burks, Ty Jerome, si Reggie Bullock ha, gumagawa. Natin. Oh, si Reggie Bullock din. Ah, yun nga, Alec Burks and Reggie Bullock. I think without, wala nang guards ang New York. Wala nang natira eh. Si Elfrid Payton mo, nagka-setback pa, lalaro na dapat. Biglang, wala na nga, dinrap ko na nga eh. Oh, biglang may setback daw sa hamstring yata or whatever, hindi na naman nakalaro. So, si Quickie yata, hindi rin naglaro today. Hindi rin naglaro, may groin something yan si Quickie. Si Derek Rose sabi, he's not near because conditioning daw from COVID, parang kailangan daw. Old na yun, kaya. Something like that. Tapos si Austin Rivers might not play again for New York. Kasi nga, baka mag-away siya ni Tibbs. Okay. Whatever, so, trader, whatever. So, wala na eh. Ubus lahat ng point guards eh. So, Alec Burks talaga, number one dyan. Si Bullock, tama si Jeremy. Magandang, ano rin yan. Nagsisi ako eh. Pinick up ko recommendation din yan. Pinick up ko si, ano, KCP over Bullock eh. Sayang. Pero kasi si Bullock, ang maganda kasi sa mga yan, KCP, Bullock, mga ganyan. Wayne Ellington. Ang kailangan kasi nila yung ano eh, yung opportunity to play eh, 'di ba? I mean, hindi may opportunity hindi yan, to play naman kaso hindi mo lang alam when is the time na mainit sila. Hindi lang 'yon kasi like si Bullock, without those players, more minutes eh. Talagang siya yung Yeah. 'Di ba? Tapos yung minutes niya, yung may usage kasi he's playing without those players eh, mga point guards yun. Yeah. Mas diba? Involved, so, mas involved. Yeah. Mas involved sila. So, yun. Mas tama rin nga yan si Bullock. Ty Jerome ng OKC. O, oh, bagong OKC na naman na player. Yan, although, Ty Jerome medyo mainit in the past few games already. Three-pointers for the past four games. Tapos, double-figure scoring. Although, si... Okay. Yung OKC, si Maledon, napunta sa bench. So... Ang ginawa nila, si SGA Dort, tapos si Poku talaga, gusto talaga nilang palaroin, by hook or by crook, talagang wherever position. Pero walang ginawa si Poku ngayon eh. Walang ginawa si Poku. So, Moses okay, Brown, wala si na rin ginawa. Ay, ginawa. So ito, kasi siyempre, tatanungin na naman, paano na to? Drop ba namin ulit o hindi? These guys, Moses Brown, Poku, and the next one we're probably gonna talk about, si Nickeil Alexander-Walker. From New Orleans, baka isipin nyo from OKC. Hindi, yung tatlo, you should hold them till the end of trade deadline. Tease nyo na yung mga ganito. One week na lang, guys. 2 points. One week na lang, exactly 1 week. So, teasing, kailangan nyo talaga i-hold until trade deadline. Malaman natin kung anong mangyayari kay Horford. Malaman natin kung anong mangyayari dun sa kay Bledsoe, kay Lonzo. So, yun. Kailangan natin ng clarity. And if you're ready to have them in your roster, hold on to them even if they have games like this. If you don't have them in your roster, si Poku, marami pa nakikita ang Poku dyan. Do you add? Kasi si Poku, parang of all the, ano yata, si Poku yung pinaka... Ako kasi... High risk, high reward. Ayoko kasi si Poku. Noon nakita ko, di ba, sinabi ko sa'yo, gusto ko siya before the season. Tapos yung last season nakita ko, sabi ko, ayoko na to kasi parang di pa ready. Which, hanggang ngayon, ano ba mangyayari? Like, he's been playing eh. So, ano pa ba pwede mangyari sa trade deadline for him? Wala eh. Wala eh. Yun like, nga. Yun nga yung iniisip ko. Yun na yun, diba? Mm. 4 out of 20 siya past 2 games. Pero before that, 23 points, 11 rebounds. So, yun. Ganun naman expect mo. Parang minsan makakuha ka ng 20-10. Minsan makakuha ka ng 3 out of 12. Diba? So, ganun expect mo. Ayoko nang ganun eh. So, kayo. Tapos, kung that works wala for pa you, si Bazley. Bazley is week-to-week pala. He's not day-to-day. So, matagal pa mong maulat. Matagal pa to. Pero, so, yun nga. Poku is playing think, 30 plus minutes already. Si diba? Poku, I think, is a luxury stash. If you're fighting for your playoff spot, baka... Yeah. And meron kang nakita dyan who might help you with your team para makaangat ka ng konti.
I think you can let go na. Yes, some other fantasy analysts internationally I've been high on Poku. So we're just giving you all the ano, 'di ba? All the factors and all the sides. Uh-huh. Ako lang kasi I don't really feel na consistent siya. So ayoko siya. Ako rin, eh, parang ako medyo kinakabahan ako dun sa part na he's a high risk, high reward player. Pero may mga games nga he could give you really good numbers. Pero marami ring games that he won't help you. Up and down. Up and down. Ang masama dyan, it's not like he scored, let's say, 10 points. Tapos 5 out of 5 siya. Hindi ganun eh. Oh, minsan, he'll score 6 points pero 2 out of 8. Saka kung nakita mo si Poku, parang makikita nyo si Jeremy nung high school. Ganun sa payat. pero, gawin yung 7-footer. So isipin mo pag gano'ng payat. Pero ganyan si Jeremy, guys. Pag nakita nyo si Poku, ganyan. Payat na payat. Hindi lang malaki. Oo. Hindi lang matangkad. Kaya siguro hindi siya consistent. Kasi, di ba? Wala pa. Parang ano eh. Actually, parang ano to. Parang Kai Soto body. Yung payat na very raw na hindi masyadong ready. Pero mas malaki pa nga katawan ni Kai Soto. Mas malaki pa katawan ni Kai Soto. Or baka mukha lang. Ano ba height ni Poku? 6'10? 6'11? So mas matangkad pa pala si Kai Soto. Oo, pero sobrang payat ni Poku talaga. As in, talagang ting-ting talaga eh. So, kaya siya nahihirapan, I think, maging consistent eh. Kasi may mga days na if he's against very physical players, medyo hirap. Mahirap siya, oo. So I guess luxury stash talaga to si Poku. Nabanggit na rin natin kanina ni Nikhil Alexander-Walker. Ito, medyo gumagawa si Nikhil. Pero I think ang big catalyst for you to add him or scoop him up sa free agent pool is the rumors, again, of Lonzo. Bumalik na ulit yung rumors. Being traded. Mas mabigat to kasi LaVar nagsalita na naman na he should be traded eh. Hindi lang si Lonzo eh, si Bledsoe din. Actually, ang difference naman kay Lonzo at Bledsoe. Diba? Silang tatlo. Oo, si Bledsoe gusto na talagang i-trade. Wala lang may gusto. So, yun ang problema ngayon ng New Orleans. Si Lonzo, parang ano lang, sa fantasy lang. Parang sa fantasy. Si Lonzo naman, gusto pa nila, pero ayaw na sa kanila. So, yun ang mahirap eh. Parang babae lang eh. No? Parang, hindi ko maintindihan bakit ayaw pa ni Lonzo dun sa situation niya. Ano pa bang hanapin niya? He gets the playing time, he's playing with the market, di ba? Alam mo naman eh, LaVar is trying to give them, you know, a bigger market. Kasi, oo, or whatever. Pero, Nikhil Alexander-Walker kasi yan, parang let's, kahapon I said, there's another guard who's like the Anthony Melton or the Boucher of whatever. Si Nikhil Alexander-Walker yun kasi yung defensive stats niya, assist steals niya, yung rate niya, pag tingnan niyo yung rate niya, very elite. The problem is he's not getting the minutes, the opportunity. Not only the minutes, even the usage, kasi nga nandiyan si Lonzo, nandiyan si Bledsoe. So that's someone na if you want to hold till the trade deadline, he's another person that you can hold. So yun, at least for a week. Nikhil, 1 week. Nikhil Alexander-Walker. Alex Len, waiver pick up. Hindi, nagay ko lang dyan para kay Jeremy. Ikaw na mag-pick dyan. Waiver pick. Hindi ko nga, wala nga sa radar ko si Alex Len eh. Hindi, wala. Ako, ano, slot ko doon. Kumaba ba today? 9.6 rebounds. I mean, okay lang. So. Okay lang. Better than, pwede na. Pwede. Better than our Sawi player, Davis Bertans. Ayun, sige. I-connect na natin. Kasi wala na si Bertans. Si Robert Robin Lopez saka si Len. Yun na lang yung bigs eh. Si Abdiha medyo na-injure pa kanina. So, kung bibigyan mo ba si Len ng 30 minutes, hindi ba siya makaka 10.7 rebounds? I mean, 10 points hindi siguro. Yung 7 rebounds baka pwede. Hater talaga tong si Jeremy. Oh. 10 points sa 30 minutes kahit na sa baba na lang siya ng ring. Pero, yun nga. Parang feeling ko pa kami chance. Kasama niya streamer. mga buhakaw din mga kasama ni Alex Len. Sabagay. Hindi naman talaga. Pero si Bertans, drop nyo na. Dinrop ko na nga eh. Sa lahat nakainis. Ng games eh. Nakainis kanina, di man lang tinapos yung game eh. Oo, injured na naman. Contusion na naman, sabi ko nga sa'yo. Calf tightness. Or whatever. Alam mo yun, yung parang hindi ko maintindihan yung problema niya ng person na yan this Hassle week. Hassle talaga eh. Hintay. So drop na yun. Bertans is drop. Eto, si Nerlens. Is Nerlens a drop? 12 team, yes, I will
I can see him being dropped already. Mitch is coming back. Nakikita ko na rin, marami na rin nagda-drop eh. Ako, nagda-drop na rin. Sinulat ko na if he's dropped, pick him up. Sa mga 14 for me. So mga 16. 14 team leagues. May 16 na ko yung hawak 14, ko. 14, 16, I think, hold pa yan. Tsaka, okay. Guys, ang difference na pag dinap na iba, kinuha. Ibig sabihin, worst player mo yan. Sila, siguro parang mga... Hindi nila worse. Sa'yo, pag kinuha mo, worst player mo yan eh. So, mas pwede mong sugalan. Di ba? Kasi in-add mo eh. Oo. Pero, yun nga, that doesn't look good. Pati Taj Gibson, hindi na niya ma-overtake. 31 minutes si Taj pa, Gibson. Oh, hindi, tsaka may minutes pa rin naman si Nerlens. I think he had 20 plus pa rin eh. Wala, kanina wala. 19? Kanina, 19 yata. 19, parang 19 minutes. Oo, kanina. Nasa doghouse ata tong si Noel. Oo. Bojan. Sino ito? Yung sa Utah? Utah. Ever since the All-Star break, sobrang sagwa. And for me, pero one si of the overrated. Pero si Ingles, gumawa. Oo. Init. Hindi, si Bojan for me, overrated. Scoring talaga lang. Overrated. Puro scoring lang. Oo. Pero taas, bilang... 70 plus percent owned yan. Hindi, kasi diba? Nga... People look at scoring. Hindi lang yun. Pero baka meron pang yung mga very experienced or at least mga matatagal na naglalaro ng fantasy. Last year, di ba naalala mo, si Bojan was really good sa Utah. Bago siya na-injure. Di ba? Bago siya nag... Yung bubble lang naman, hindi na siya naglaro kasi injured na siya nun eh. Pero before that, mainit talaga siya nun eh. Pero kahit nung mainit siya, hindi siya nag-top 100. Oh, kasi nga, scoring lang. Pero alam mo yun, syempre, people kaya are overrated. Seeing... Kaya overrated. Okay to, diba? Puro scoring. Parang ano to, parang siguro a little worse than Hachimura siguro, ganyan. A little better than Hachimura. Better ba? Ikaw, si Hachimura may rebounding pa eh. High field goal pa. Medyo Bojan ako. Medyo Bojan ako. Talaga? Oh, may medyo lang si Bojan, ay si Hachimura meron pang rebounding. Magandang tanong yan, magandang yan ang mga out of nowhere na parang mga debate na parang, ba't yung pa pinag-debate at yung dalawang yan? Wala lang. hindi Harden and Luka, guys. Bojan hindi, or Hachimura. Wala na, kasi guys, syempre at this point, pag titingnan nyo rin yung free agent pool nyo if you're on a deep league, wala ka na rin mga pipiga dyan eh. So these types of players, medyo important na rin to as a support group. Bojan ako. Talaga? Parang Hachimura. Kung Hachimura. Yan, sige, ipo-poll ni Jeremy. Walang kwentang poll of the day. O yan, pwede. Maglagawa ka. Walang kwentang poll of the day. Bojan or all Hachimura. Of the day. Bojan or Hachimura. Alright, Orlando, bakit sa way? Kasi wala nang players. Nakakainis pa. Wala nang players. Ang nakakainis sa Orlando, ngayon naglaro si Fournier. Biglaan na naman. Wala naman si Ross. Hindi ko na naman naangat kasi nga, hindi ko alam eh. Maglalaro eh. Bigla na lang maglalaro. Hindi, sila nag-practice eh. Oo nga, pero hindi ko pa in-expect maglalaro today. Yun nga, tapos si Ross naman ang wala. Tapos parang wala pa si Ross. Nag-alternate yung dalawa. Tapos si MCW wala rin. Pero kaya ako nilagay sa way yung Orlando. Ang daming injuries, di ba? Pero sino mo a-add mo? Yun yung tanong ko sa inyo eh. Sino i-add mo? Like, sino starter nila ngayon? Jackson, Randall? Sino si Bacon? Si Okiki, hindi rin ginagamit. Aminu? Wala eh. Alam mo yung sobrang... Sa Houston, even if ginamit, walang production. Oo, oh, di ba? Sa Houston at least, okay, KJ mo exciting. KJ Martin, kahit Justin diba? Patton nga eh. Kahit na hindi na gumagawa ngayon si Patton. Kahit Minnesota eh, di ba? Vanderbilt, Jaden McDaniels, di ba? Add pa rin ang add eh, di ba? Oh, di ba? Ang haba, ang ganda, ang galing. Eh, sa Orlando parang, okay, sino? Actually, totoo yun. Kasi may Jaden McDaniels ako eh, parang, drop ko ba to? Or hold ko muna? Oh, baka diba? Gumawa eh. I mean, Orlando, wala kang ganung player eh. Na parang wala eh. Kaya binention ko na si Okiki. I mean, kung ayaw pa rin siya palaroin ng Orlando, I don't... Bahala na sila kasi that's the best talaga na young player na pwede nila i-develop right now. Si Okiki. Now, if Aaron Gordon gets traded at walang significant player in return, I hope they release Okiki. I mean, unleash Okiki. Kasi yan someone to monitor din or watch out. Alright, so yan yung
Orlando situation. Alright, trade analysis of the day tayo. Ito, trade to sa isang league namin. Medyo interesting trade. Hindi pa naman hindi controversial. Interesting lang. Interesting lang. Hindi naman controversial. Interesting. Kasi very ano naman tayo eh. Very professional. Pag veto, veto. Pag ano, respect the decision. Friendly. Friendly league. Very friendly. Friendly slash competitive, diba? So, ilang years na ba yan? 12 years na, diba? Oo. Hindi, ang isa rin, guys, diba, pinag-uusapan natin about trading, diba? Pag league votes kayo, marami kasi, minsan sinasabi, kinukwento natin yung mga parang unfair vetoes, diba? Pero pag league votes kayo, I think on the other side of it, if you are involved and then na-veto yung trade mo, I think, well, you have to accept it. Accept. Yeah. Respect the decision, di ba? Minsan unfair. You can feel bad. Minsan I mean, unfair yung decision kasi yung mga nakikita nating messages, ito yung dahilan, ito yung dahilan. Parang tama. Hindi talaga reasonable. But, yan yung settings eh. So, you have to respect whatever the decision of the other manager. So, yun nga, sabi namin, if hindi nyo nagustuhan yun, then you find another league to join. Diba? You can rant sa amin kasi kami yung mga tulfo ng fantasy pero wala rin kami magagawa to be honest dun sa yeah, hindi, labas nyo lang yung sama na loob nyo and we will try pero, to ano diba? Parang, try to help you recover from the situation yan na lang namin pero yun like I said respect na lang if ganun talaga yung settings and ganun yung decision ng other manager so ito yung trade analysis yes. of the day natin Robert Williams and Jackson Hayes for Nickeil Alexander Walker and Millsap. Ito muna. But ay medyo nagulat ako, medyo marami nang okay so far. Hindi pa tapos yung voting namin guys eh, pero ay so far parang tatlo yata nag-okay na. Tatlong ako, okay, isang veto ata. Isang tama. Veto. Parang ganun pa lang. So ako leaning towards veto ako on this kasi nga Robert Williams medyo mainit ngayon and then si Nickeil parang speculative lang eh. Mm-hmm. Hindi mo rin naman alam kung gagawa. Millsap naman. Yeah. On the decline na rin. I mean, can help, pero not really exciting enough to contribute yung katulad ng old Millsap. Kung old Millsap to, baka pwede yung mga dating Millsap, pero mga 2 years, 3 years ago na Millsap, pero yung ngayon, parang wala eh. Luging-lugi. Etong ano, lugi, kasi I don't see Robert Williams in the same category as the 3 others. Yun yung akin eh. I think nag-okay yung iba kasi they feel na Robert Williams mawawala rin yan eh. Di ba? Parang yan yung argument doon. May init lang si Robert Williams ngayon, di ba? Off the bench yan. Pag bumalik si Tristan Thompson or may makuha silang center, di wala na si Robert Williams. Ako kasi, feeling ko, whether they get a center or not, they'll find a way to play Robert Williams at least 15 to 20 minutes. And for me, kahit 15 minutes ni Robert Williams better than all of those players. Well, Millsap definitely. Si Nickeil, sige, pwedeng sabihin na pag nag-jackpot si Nickeil na trade lahat tapos pumutok siya. Pero yun nga, tama si Jeremy. Yun ang speculative. Yeah. Yun ang, kasi, I mean, the outcomes malayo eh, di ba? I mean, yung ganun saka yung what Nickeil is now, sobrang layo eh. So, kaya for me, veto siya because, or lugi yung isa kasi Robert Williams is in a different level. At walang yung kabilang side, walang ma-offer na gati. Hindi, ito rin, from sa analysis ko, ito rin yung malaking factor. We have to sabihin natin yung situation. One team here is a last place team. And then the other team is a third place team. Okay? Ang weird dito is that the last place team is giving away Robert Williams and taking in Nickeil Alexander Walker, which doesn't make sense for me kasi why would you take in Nickeil Alexander Walker? Last place ka na eh. So, ba't ka mag-stash ng isang player that you're not even sure would perform and give out one of your better players? To be honest nga, I'm the commissioner in that league. Hindi ko alam na third place yung isang team. Hindi ko rin alam na 14th yung isang team. Hindi ko napapansin yung... Surprisingly, yung isang team, 14th. Kasi usually... Yeah, hindi ko rin alam. Kasi friends namin mga to, so... Siyempre, yung iba, alam ko lang this year, hindi ka nang ka-active yung league because people got busy and everything. So, possible na yun nga, hindi niya natinignan and accept or whatever. Wala namang collusion here, guys. No? Yeah, so, hindi naman, we were sure of that. We've
known each other long enough to say na walang nagko-collusion. Walang collusion. Okay. Walang collusion. Maybe the other manager knows na hindi active tong isang manager this year because na-busy nga and everything. So, hindi niya siguro naka-follow rin si Robert Williams. Diba? Yes. Like, I mean, sige, palaro ako. Hindi na pinapansin, talo, whatever. So, parang, oy, offer ko si Robert Williams. Okay, fine, whatever. Parang ganun, talo na rin ako eh. So, parang ganun yung dating. Mm. So it's on us the other managers to see if yun nga medyo fair. Yung tama si Jeremy kung 14, that's another negative. Kung baliktad to, like kukunin nung 14th place si Robert Williams and then ibibigay niya yung ni Kyle Alexander Walker. Mas maintindihan ko pa. Kasi the other manager is buying the upside. Stash ako. 14th, mm. Third place ako, I can stash ni Kyle Alexander or, na gagawa or sobra na siya sa blocks. Sobra na siya sa blocks. And si Nikhil steals. Pero if you're a last place team, there's no reason for you to stash anyone who's not performing today, right now. Yeah. So, pero guys, eto ko pumasa tong trade na to. Wala rin kami magagawa. Oh, so yun lang yung advice namin sa inyo. Like ako, as far as I know, first ako sa league na yan. So yung third place pala to. Kaya walang pakialam si Com dun sa iba. Hindi, pag nakuha niya yung Robert Williams, malaking effect yun, di ba? That would really tilt. He's the same manager na na-trade ko si Anthony Davis. So, pag bumalik si Anthony Davis. Oo. So, may malaking effect sa akin. So, pero ako, wala akong magagawa. Sabi ni Jeremy, sabi ni Ko, pero panalo pa rin naman. So, I'm not really worried. hanggang sa nasa finals na kami, doon ako mag-worry. Pero ngayon, hintayin ko na lang siya sa finals. yun. Magkita na lang tayo sa finals. Pero magkita na kami sa finals. Pero third ngayon, naman siya eh, third. So, hindi ko ka-bracket yan. Diba? Hindi pa siya bye. Baka hindi pa siya makalagpas sa quarterfinals. Diba? Kasi 6-6 lang sa amin ang moves on eh. Diba? Oo, oh, 6 lang. Gawin so, ko ng 8 eh. Lalaro pa ako ng quarters eh. O, diba? Hindi. Pero ano nga talaga. Yun nga. Tama nga. Yun, accept. Yun ang settings eh. Kung na-approve, wala akong magagawa. Diba? Tanggapin natin. So, yun guys. That's it for Daily Fantasy Quickie. Medyo malaman na conversation or kwentuhan. And today, March 19, birthday ni Com. So, birthday din ni Jeremy ah. Hindi, baka mamaya malito sila. Sabi nila kamukha ko raw si Yeng Diao. Sabi, comment kayo kung kamukha ko ba si Yeng Diao. Lagi nila ako nilo. Since high school days pa. Or college days. Kaya kami, ano ni Jeremy, same birthday pala. Eh, birthday si Yeng, ni Coach Yeng Diao. Coach Yeng Diao, kung nanonood ka man. Feeling, eh, no? Happy birthday sa'yo. Baka naman, pwede kang mag-guest sa amin. Oo, itayin ka namin. Alright, yun guys, that's it for the Fantasy Quickie. We'll see you again tomorrow. Stay safe guys and ingat-ingat kayo. Bye guys. Bye.